Nanindigan naman ang grupo ng vape users na ligtas ang ginagamit na kemikal sa lokal na produkto. Kaya't ang panawagan nila, huwag naman itong iban at i-regulate na lang. Umaaksyon si Greg Gregorio. Aminado ang Department of Health na pinag-aaralan pa rin nila kung anong kemikal ang nagdudulot ng e-cigarette or vape use associated lung injury o e-vali. Noong Hunyo, sinubukan pang i-regulate ng Food and Drug Administration o FDA ang paggamit at pagbebenta ng e-cigarette sa bansa. Pero napatawan ito ng temporary injunction ng Pasig Regional Trial Court at Manila Regional Trial Court dahil sa magkahiwalay na reklamo. Kaya magandang balita raw ang utos ng Pangulo laban sa pag-vape sa pampublikong lugar. I think that is nothing but a mere excuse because vape also has nicotine. So what you're trying to wean yourself off nicotine to another nicotine. Sa Amerika, napagalamang nilalagyan ang vape products ng vitamin E acetate na masama sa baga. Ito rin ang nakitang kemikal sa lung samples ng karamihan sa mga pasyenteng nagpositibo sa vaping-related illness. Less dangerous doesn't mean it's not dangerous, di ba? Or less dangerous doesn't mean that it's safe. Ang safe ay yung hindi gumamit ng mga produktong ito. Depensa naman ng Vapers Alliance, simple at ligtas na kemikal ang inilalagay sa mga locally produced vape juice. Ang ibang araw ay wala pang nicotine. You can choose the nicotine levels and you can choose to totally just forgo the nicotine in your vape juice. Ayon din sa anti-smoking group na Quit for Good, 95% na less harmful ang vape kumpara sa sigarilyo at iba pang tobacco products. Ginagamit din daw ito bilang smoking cessation measure o paraan para tumigil sa paninigarilyo. Even the most contaminated and the oldest generation of e-cigarette contains only 150 chemicals, and these 150 chemicals are even below the standard threshold in occupational health and safety standards. So you can just imagine how safe is the product. May pangamba rin si Congressman Ace Barbers na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Baka raw kumalat sa black market at haluan ng illegal na droga ang vape oras na iban. Kasi pag bina natin yan, kagaya nga nung other instances in our history na nung nag-ban, eh nagkaroon ng underground economy. Kaya ang isinusulong nila, i-regulate na lang at wag naman daw sanang total ban. Umaaksyon, Greg Gregorio, News 5.